Dress and cook, harvest tayo ng kale. Bago tayo mag-harvest, i-check muna natin yung mga itong halaman natin. Krongkong, ito, bok choy, hinayaan ko mag-bulaklak at magbunga. Ayan, para sa ano natin, para may mga seeds tayo ulit. Ayan. So, hinayaan ko ng tumanda to. Ito yung mga bagong bok choy. Tatalim natin mamaya. Matiretso tayo dun sa kabila. Ayan yung kangkong ko. Dami rin sili dito. Ayan. Ito yung mga siling yung nalagaan ko during summer. So, pwede akong mag-harvest din. So, punta tayo dito sa isa kong plot. Ito naman ang mga kale. Ayan. Kunin natin medyo majojonda na para kailangan na silang ma-harvest. Kinakaya na ng mga kulisap. Yan na, medyo naano na yung mga dahon. Butas-butas na. Nunahan na tayo ng mga kulisap. So, dito tayo banda. Yan na, nasa ibaba na sila. Nakaano na. Mga hindi ko kasi na diligan ng dalawang araw kasi ang kale mahilig sa tubig, gusto nila matubig. Ito actually ang parang bok choy ng mga Canadian, binigay sa akin ni Dean yung isang instructor. Ayun sa kanya. Meron siya ngayong giant radish. Tsaka itong kamatis niya parang ano eh. Ayun oh. Lalaki. Tataba. So let's continue harvesting. Itong mga
Mukbang.